Channel, El Kabukid. So ngayong araw na ito, mga kabukid, nandito po tayo ngayon sa bayan ng General Natividad, no? Mamerto Natividad. Naimbitahan po tayo ng isa nating subscriber na isa sa vice chairman ng kooperatiba dito sa bayan ng Natividad. So, ang tama niyo, mga kabukid, sa mga kaganapang mangyayari. Salamat po! Good morning, mga kabukid. Ano? Nandito na po kami sa residence ni Mr. Pen Tabias. Tabios. Okay? Ang ganda po ng lokasyon niya. Mamaya, iikot ko po kayo sa kanyang bakuran. Pero ngayon, mag-uusap muna kami tungkol sa kabukiran. Okay? Kabukid, papasyalan lang namin yung mga tanim ni Sir Pen, no? Ito po yung mga organic na po ito. Si Sir po ay nag-ship na po sa organikong pamamaraan ng pagsasaka. So kaya po kami siguro pinagkalakip na magkita ngayong araw na ito. So, nako, napaka-healthy, mataba, maganda kulay ng dahon. Pero so, walang pataba. Ibig sabihin, nabuhay siya ng normal. Oh, na walang kemikal. Oh, yan ang dapat. So ito, sir, kinuha ko sa RM Care sa Muñoz. Nakita ko sa isang sa YouTube yung umani ng kamote. Milyon ang kinita. Mm-hmm. So anong klaseng kamote yun? Eh sabi, naglalaman daw ng isang kilo yung bawat puno. Hindi po isang piraso. So itong kamote nito, yung sweet? SPJ po ang variety niya. Ah, SPJ. Oh, SPJ. So laman lang talaga po pakinay, hindi, opo, hindi ito, tinatalbusan. Hindi po tinatalbusan. So, may paraan. Kaya sir, ako hindi ako tumitigil ng pag-iisip ng paraan eh. Na, ito sir, ilang buwan na to? January 31, nung itanim ko sir ito. Mahigit na isang buwan. Ganda. Oh, so, pinag-aralan ko. Eh kung tutusin sir, ano, meron akong amain na nakapagpaaral ng anak sa talbos lang ng kamote. Eh yan, gano'ng karami talbos niyan kung pinuputol ko. Ay, naku, hindi lalo pang mag-aano yun. Ay, hindi siya masyadong lumagunong gano'n, gumapang. Sir, kinukuha ko siya. Iginaganong ko lang dahil para ma-expose. Yung karaniwang magsasaka, hindi gagawin yan. Hindi, oo. Mahal ikayan eh, laborious yan eh. Eh kaya nga lang, time is gold. Sabi ko, so, gaano kahirap magdamo. Ito po ang kagandahan. So, ano? Yung punctuality kasi, mahalaga sa akin yun eh. So mahaba po ito, mga kabukid, ano? Ginawa ni Sir ng Juan, cellophane. Ito po kasi ay unang-una, protected yung plant mo sa damo. So yung damo po kasi, aagaw pa ng nutrients yan, ng iyong halaman. So maganda po yung kanyang ginawang naunahan ni El Kabukid si Agribusiness. Taniman. El Kabukid si Agribusiness yung nagpo-promote din ng salamat sir ha, sa inyong pagtawa. Yung produkto natin na ito ang gusto kong maging susi. Eh tinan mo nga oh. Sir, paano pa magiging para mabisa yan? Sabi ko kay Jonas. Eh tingnan mo nga ikaw. Oh. Bakit lumulobo? Ibig sabihin, buhay siya. Buhay. Nag-expand yung... Kaya nga, bakit shield? Eh, para ika hindi tumaka. Para magkaroon ng continuous preservation ng buhay ng... Bacteria na nasa loob niyan. Gigisingin natin yung pag-inan. Pag ginising mo ika yan, yun ang panahon para i-apply mo sa iyong halaman o doon sa lupa.
So yun yung mga gusto kong tanungin sa iyo mamaya, sir. Paano ba yung natin magiging effective yan? So sir, dito tayo dumaan. Kaya El Kabuki. Marami sir. Tutor tayo ni sir. Marami kong gustong Malberry to sir. Oh, Malberry tree. Kasi sir, ang ganda. Oh. Masarap pang ano nito. Eh, parang malalaki siya ngayon. May Malberry ako, maliit buong eh. Depende sa Malberry po ito, makakabukin. Depende sa lupa, sir. Pero ano ba natatanim dito, sanga? Sanga lang. Ito, tubo-tubo ito eh. Yan, yan. Marang, mag-uwi ka, sir. Mamaya, cut tayo. So, gusto kong sabihin yan. Sir, tingnan mo yung guibano ko. Pinuprun ko siya. Pinuputol ko. Dahil madaling mabuhal sa bagyo yan eh. Kaya bago magtagulan, puputulin ko din uli yung mataas na yon. Para mag-spread siya ngayon. Mag-spread siya. Oh, marami na sir. Ito mga sir, oregano. Oregano. So itong place ni... Pwede naman palang gamitin yung... Sir Pen. Pwede palang magtanim ng oregano sa simento. Gulong. Sa gulong. Gulong muna sa sakyan yan. Pwede palang magtanim ng gulong. Ay, sa gulong. Ang ganda ho ng... Miracle tree. Miracle fruit. Yung namumunga ng parang kalabasang malalaki. Parang ay, ilaw lang ito ang miracle fruit. So, papaya lang. Yes, sir. Dito tayo, sir. Meron ko nakita na nagtatanim ng luya sa bundok. Pwede kaya siya itanim sa simento. Pwede pala. Oh, may luya gamitin sila. Gamitin mo yung goma. Luya. Di ba, sir? Luya ito. Oh. May sumi pala kapay, no? Eh, may mga bunga na. Marami na sa tayo nakuha yun. Ito, nakunan na ng misis ko yan. Tinamnan ko ng aloe vera. Kasi yan pala yung isang talented si sir. No? Paano magpaparaan. Halaman. No? Ang isipin nyo, sa gulong lang ay nakapagpabuhay siya ng luya. Saka sir, namula ako note, ng kwan. Ito po ay mga organiko. Na nabuhay sila sa natural way. No? Zero chemical. Meron sir akong gustong ipatanaw sa iyo. Meron akong mga anahaw. Na hindi na pinapansin ng tao ngayon. Oo nga. Anahaw puro. Is our national leaves. Puro pero na nung mga bata tayo, isa yung katawan ng anahaw pala sa napakahalagang pag-aari ng magsasaka. Yung suligi, yung pingga. Napakatibay pala niyan. Oh, yung pinakaano. Oh, yung panghakot ng pinangko ng palay. Nung panahong 'yon. So, ngayon kasi wala na. Wala akong makikita na manpower pa kasi. Nagtanim sir ako ngayon. Ayan o. 15 taon na yun yan. Yung galing. Yan. Namunga. Kaya yung bunga niyan, ito na po yun. Patubo. Tumubo. Galing. Tumubo. Galing no. So yung isang tangkay niyan, meron akong 6 na apo eh. Bawat isa, pagagawan ko sila ng kama na yari sa anahaw. Halihin ng anahaw. Napakaganda ng... Ito mga kabukid, anahaw po ito. Ayan o. Oh, bira ka na makita niya ganyan. O yun sir eh. Eh, national leaves, pero ba't wala kang makita? Sir, ano to, sir? Suha. Lemon. Lemon. Oh, lemon. Lemon. So, nagtaka ako dyan eh. Nahahingi ni Mrs. Kapitbahay eh. Maliit pala eh. Namuna ng marami eh. So, ang dami pong ito, sir, organic chili ni sir. Dami no? Po. Dami po. Yung papaya lang sir, pwede pala sa gilid-gilid eh. Hmm. Oo. So gumawin siya tayo sa banda. Ito sir, kwan. Ubas yata to. Sir, ubas to. Ubas. Ubas. Ayun sir, umakyat na doon sa ubas sa ni sir. Wow. Gusto ko habang naglalaro yung apo doon sa terrace ng bahay. May pinipitas. Eh doon siya mamimitas na. Yes. Galing. Yung malunggay na yan, galing pa sa balerian eh. Ba't creative ni sir. Ba't daw dyan ko tinanim yung malunggay? Oo nga, bakit nga dyan sir? Misis, sabi ko, hindi ba karaniwan nag-iisa ko dito sa bahay? Hmm. Dahil po nag-opisina siya eh. Eh ba't nga dyan mo tinanim? Iba naman yung sinasabi mo. Kasi pagka umuwi ako kako, galing sa co-op, mayroong dahon dyan, kukuha lang ako, lalagyan ko ng sardinas, ulam na. Yung. Di ba sir? Correct. Kung saan pa ako pupunta? Tama. Madaling kunin. Madaling kunin. So, ang dami pong... Tarsada ko itong medyo masukal lang dahil pinatay ko yung talbos ng kamote. May tanim si sir na talong. Ito, ang... Ito naman, sir.
ang isusunod kong itatanim diyan mani. Kasi yun yung tatanungin ko sa iyo, bakit iba kailangan pang ibabad yung mani doon sa produkto niyo? Mm-hmm. At ba't ko naman diyan itatanim? Seryo ng tanong. Kasi yung talong na yan, tinamnan ni Mrs. ng okra, ayoko sana. Bubunutin ko rin yan. Mani ay lalagay ko dyan. Ang tanong doon, bakit mani? Kasi yung talong na yan, yung talong na haba. May katabi dapat mani. Oo, bumabalok to tsir eh. Pag tinamnan ko ng mani, baka lagi pa. O nga sir, ba't gano'n? Kasabihan lang yun, ikaw naman. Joke-joke lang yun, pero maraming natutuwa sa akin pagka nag-joke ako ng gano'n. Kaya abang mo naman ikaw magsasalita ng kung ano-ano. Hindi, punta kayo ako sa bahay, nakatanim sa may baba ng talong mani. Oh, ito. Yun ang sikreto daw. Kamuting baging na naman po ito. Ah, ito yung patubig. Oh, ayan yung patubig. Yung papaya eh. Ito po yung water system ni sir, no? Pumapasok po yan, itong tubig na to. Papasok po dito sa kanyang mga... Kaya hindi na siya nagdidilig, no? Running water po ito, mga kabukid. Mga kabukid, doon naman kami sa kanyang tanim na palay. 2 hectares. 2 hectares ba yan, sir? 1.8, sir, yun eh. 2 hectares pati yung ispan. Ah, oo. So yun, balik po kami sa loob ng kanyang bakuran. SRI, yung world record. System, so ano, sir? Ito po ay late. Oh, late na naitanim kasi ito, kwan na. Sapaw na, ay anihin na yon, sapaw pa lang. Ilang... Ang malaking diferensya yan. Yes sir, pero ang point ko dito, because of SRI, yung System of Rice Intensification, which is in sa world record, umani siya ng 446. Per hectare? Per hectare, pero 5 kilo lang. Hindi mo ginamit. Pa sir natatouch yun? World record, 5 kilo lang ang ginamit niyang binhi. How come? So dito ko na-proof na talagang po pwede. Kasi yung isang butel, pwede pa lang lumikha ng maraming tiller yung isang puno. Ganun. Kaya nga lang, paano mo ibubudbud ng maayos yung 5 kilo sa isang hektarya? So, ang nakita ko lang dito, yung isang butil pala, pag naitanim mo ng tamang distansya, pupunuin din niya yung pinitakan. So, may posibilidad na totoo yung System of Rice Intensification. Kasi pag kinumpute mo kung ilang butil yung 5 kilo, so sobra pa sa isang ektarya. Mm. Kaya nga lang, paano mo itatay? Sasabog. Oh, eh, dito nga sir, ito sabog ito ngayon. Sabog pala. So sabi ko doon sa aking kasama, isabog mo ito ng madalang. So nakita namin na unti-unti nagmamaterialize na po pwede nga pa lang yung isang butil. Madaig niya yung isang tundos ng palay. So sir, dito... Tingnan ako, friend. Oo. Susunod eh, pala ako ano. So mga kabukid, ito po, no? Lalapitan po natin ng todo-todo itong SL8 variety ni Sir Pen. Sir, medyo obligahin pa ito gawin na to. No prob. So ito po ay sapaw na. Almost 100%. No? Pero kung maaga kaming nagkita ni Sir, ay... Maia-advise ko sa kanya, doon sa 30 or 50% ng sapaw nito, ibubus natin ng maxi growth. Ayun nga sir, kaya medyo... Kaya lang ay late kami na nakita. Pero anyway, sabi nga nila eh... Better late than never. Yes, better late than never, okay. So kaya ko sir, gusto kong ipakita sa iyo, yan yung itsura ng pananim ko ngayon na kung titignan natin, ay mayroon akong mga obserbasyon dyan. Unang-una, ito ay itinanim ng planting machine. Mm-hmm. O, planting machine. So, isa lang yan? O, isa sir yun sa sistema. Kaya nga lang, yung pagbubudbud ng punla, hindi pala ganun ka-perfect. Pero ang mahalaga dito, ay tinignan ko, noon kasi masinsin yung tanim ng planting machine. Pinadalangan ko siya. Mm-hmm. Titignan ko ngayon kung may kinalaman ba yung proper distancing sa pagpapalaki ng puno sa para maging productive yung mga tiller. At the same time, yung pong pagitan nito ay napipenetrate ng sikat ng araw. Isa yon sa sinasabi nga natin. Malaking factor po yon sa palay. Yung init ng araw pala, napakalaking factor to be considered sa growth ng palay, kahit na ang tao. So, kaya ko siya pinakita sa iyo na ganyan. Nung magtanim ako na umanay ko ng mahigit 300 dito, malalaki siya.
ang uhay mahahaba rin. Mm-hmm. So ang tanong ko diyan, nabago kaya yung pagpuproduce ng binhi ng SL8 o dahil sa sakit ng lupa o dahil sa climate change? So, kaya maiikli na yung uhay ng SL8. Pwedeng doon sa dalawang sinabi nyo, sir, doon sa lupa at sa climate change. Pero siguro sa seed producer, sa variety, baka hindi naman nila gawin yon. Kasi unang-una, doon sila nakilala eh. Yun nga po eh. So hindi nila gagawin yon para ikasira din nila. So yun ang pinag-uusapan namin kahapon. Dapat ang mga seed producer, seed grower, mm-hmm, pa-advance ng pa-advance. Yes, yes. Pero walang ang tigil sa pag-aaral ang mga yan. Opo. Meron kaya silang mga changes na dapat naginawa pero hindi nila ito brinod ka sa tao. Oo. So, pero kayang kailangan naman yung climate change o yung lupang pinagtamnan nila. So masasagot natin yan, sir, siguro sa next cropping. Kaya nga, sir, gusto kong makita mo na actual para may comparison tayo sa next season. Bagamat wet season itong next. Maganda pero, po, no? Ang ganda mga kabukid. Parang plinansya. Tapos yung distance siya, kung mapapansin nyo, no? Pare-parehas. Pare-parehas. Ayan, dahil yung distance siya. Kasin. Kasi ito po ay transplanter po ang ginamit ni sir. So machine, hindi po tao-tao. So pakita sir natin yung transplanter para maniwala sila. Na, kasi dito sir, ako lang ang gumagamit, no? Transplanter? Yes, sir. Nung una kasi sir, kasi nagalit yung mga maghuhunos nung i-introduce yung harvester. Lagi naman. Oo, ngayon. Lagi naman. So nandito na tayo sa mundo ng teknolohiya eh. Opo, pero dito sa planter, medyo hirap yung taong makasunod. Kasi medyo laborious, sabi nila. Kasi idadaan sir ito sa seeder. Pero ang pinakikita ko doon sa tao, yung halaman kailangan maitanim siya ng bata. So mm-hmm, ito magagawa mo lang sa planting machine. Tama. Kasi yung kasi naka-tray, yes, okay. Naka-tray. Ilalagay mo lang siya sa likuran ng planting machine eh. At saka po yung tinanim ng planter, hindi siya nai-stress. Pag tinanim mo siya, hindi na siya malalanta. Dahil hindi niya binunot eh. Oh, hindi binunot. Hindi binunot. So sa mga advanced country, yan ang technology nila. So bakit hindi natin gayahin? As you said, sir, sabi ni Einstein, magbago. Oo, gamitin yung angkop na teknolohiya sa panahong yun ang kailangan natin. So balang araw ay ipapatry din ho natin kay Sir Pen Aqualife, yung Aqualife natin, no? At activator. So unti-unti, sir, gusto kong ma-develop yung SRI, yung kung paano ko magagawa sa planter na makapagtanim siya ng madalang ng isa-isa. Mm-hmm. Yun ang hindi ko ako lang ang gumagamit niyan. Eh ang ganda. 380,000. Kagalit si manager nung pabili ko 'yan eh. Sir, paano natin kaya masusundan yung mga bagong pamamaraan ng agriculture? Parang hindi pa nagamit, sir. Nagamit na ba? Tatlong bago pa. Tatlong sa kampo ng ginagamit. Napakadami ko na kabukid na puntahang mga lugar, ano. Dito ko lang po nakita ito. Ito po yung mga bagong yung tray. Yung tray ng palay. Yes, sir. Pinasok mo dito, kusa na siyang magbubudbud ng lupa. Pagdating dito, galing, didiligin niya. Mm-hmm. Automatic share yan eh. Pagdating dito, ibabagsak niya yung binhi ng uniform. Galing. At saka niya dito tatakpan uli ng lupa yung ibabaw nung binhi. So pagka sinapo mo sa dulo, i-incubate mo na siya ng 24 hours. Then saka mo idadala sa punla, dun sa bukid, para dun siya palalakihin. In 12 to 15 days, dun siya lalaki. So, yung mga technology na yun, ang gusto ko sanang ma-introduce sa mga magsasaka. Bakit? Kasi ang mga tao natin ngayon ayaw nang magtanim. Diba? Pamahal ng gusto pamahal ang upang tanim. So, anong ginawang opsyon? Sabog tanim. Sabog. Which is, kapag ginawa mo yung sabog tanim, maraming risk. Diba, sir? Maraming risk. Maliliit ang uhay. Madaling dumapa. Hmm. So, nawala saka na yung nandyan yung 99% atake ng insekto. Oh, yes, sir. Kasi masyadong crowded. Hmm. Diba? Yung penetration ng sikat ng araw, hindi makapasok.
So ang daming late factor din na ang, ang ano niya, maturing. So dapat kailangan nating imulat yung tao sa ganung so sa ganung dahilan. Ang bukod ang laki ng place no ng bakura ni Sir Pen. Ito sir, yung nung may tanongin mga alaga ko yung pa siyang bibi oh. Nung tanongin ko yung globe na wala akong pag-aari. Eh hindi pa ako nakapwesto sa nakuha ko namin kasi ito through PD27 which is 3 hectare. Ang sinasabi ng tao ngayon ano? Paano ka raw makapagpapaaral ng anak kung 3 hektarya lang ang lupa mo? So nung ngayon ko sir na napag-aaralan na sobra pa pala yung 3 hektarya kung i-maximize mo yung production sa tamang paraan, sa tamang sistema. So yung mga nakasako mo dyan, sir, anong compost po yan? Sir, yan eh, yung carbonized rice hull yan. Ah, okay. Maganda yan. Isabog sa bukid, sir. Ha? Yes, sir. Na-try nyo na po ba? Ah, yes, sir. Kaya nga lang, yung isinabog ko doon, may kasama siyang taing manok. So yun yung isang mga paraan na nahihirapan. Pero compost na yung taing manok. So yun nga yung, kaya nga may meron akong composting facility. Ito, yan, hindi pa nagagamit, sir, yan. Yung composting facility ganda. Na yan. So, yan yung isang sistema na gusto kong... So, ito mga kabukid, ano? Talagang unti-unti na pong nag-ano si sir ng mga equipment. Nag-i-invest. Ito po ay composting machine. So, yung... Sa co-op, sir, yan. Co-op. Ah, I'm sorry. Sa kooperatiba po pala to. So, pagka nilagay mo yung isang sariwang carabao manure po dyan, pag lumabas po, eh... Diyan sir, ihahalo yung activator. Yan ang mixer ng activator. Correct. Kaya paglabas dyan, properly mix na siya, then i-incubate mo siya ngayon. Ganda. Ganda. So involved po yung ating product, mga kabukid. Ano? Dito kaya, ano kaya magagawa ng product natin dito? Nagtanim si Mrs. ng papaya sa, ito kasi sir, batuhan. Mm-hmm. Eh paano ko itatanman ika ng papaya yan? Nilagyan ko ng goma ng gulong. So nilagyan namin ito ng organic soil. Diyan niya tinanim yung papaya. Eh ako nagtataka ako bakit ang papaya dapat eh hindi ganyan kalalaki. Anong variety po ba ito ng papaya? Red Lady sir. Ah, Red Lady yung matamis. Pati yung kalabasa tinanim na niya riyan. Bakit ako diyan mo nilagay sa bakod? Maganda ikayo para nakikita yung bunga. Ayun, may bunga na. Unang-una kasi lagi ko pong sinasabi, ang sikreto nasa lupa. Ay, yes, so dahil ang ginawa niyo po rito ay naglagay po kayo ng magandang soil, no? Kaya tumubo siya ng healthy. Yeah. Kung itinanim niyo na lang basta diyan, ay walang mangyayari. So masarap gulayan niyan, sir. Pinatawbir. Pinatawbir ko muna, sir. Pinatawbir. Ayan, ito pala yung secret. Ito pala yung bakit kaya ako ginagano nung mga tatay ko nung para una. Para hindi pala pasukin insekto. Hindi, sir, yung pollen. Wala na tayong paru-paru. Kasi, ano yan eh, yung wala na tayong yes. Wala na sa spray nawawala eh. Wala na tayong bubuyog. So tayo na yung tinataog pollen niya, nakita ko tinataog. Ayan. So yung pollen niya pala, cross-pollination sir pala yan. Galing. Oh, ang ganda. Ito sir yung kwan, yung planting. Oo nga, nakita ko nga. Ma, wag mo ko apurahin, sandali ano, maghintay lang sila at nauna to eh. Sandali lang, yung katalaan doon, nakukuha nila kahapon ng walang... So ito po yung planting machine, no? So malaki po ito kumpara po doon sa isang kliyente natin sa San Juan, Batangas. So ganda. So itong mga tray na to, mga kabukid, dito po nilalagay yung seed, no? Na naituro kanina ni Sir Pen, no? Doon sa kanyang machine. Although mga kabukid, aminin ko po, ngayong lang po ako nakakita ng ganun. Pero ito pong planting machine ay marami na po ako nakita. Pero bukod tangi po doon sa auto-seeder. Ano? So mga kabukid, yung pong pinakita ko yung mga tray, dito po yan ilalagay. So ito naman po yung magtatanim isa-isa doon sa iyong bukid na niland prep. So sumunod na lang kayo doon at entertainin ko lang yung binibili yung So ito mga kabukid, ako po yung natutuwa ano kasi talagang si Mr. Pen no ay unti-unti na pong nag-evolve, nagle-level up ang kanyang
pag hahalaman. So ito po, no? So nakasakay na po ang tao rito. Ayan. May mga operational ano po diyan, pipindutin kung ano-ano. Okay? So ito po, no? Solid po itong goma na ito. Solid po 'yan, mga kabukid. So maganda. So siguro, I think dahil sa nakikita ko napakabago pa. Makikintab pa yung mga spring, lahat hanggang siguro ito ay once or twice pa lang itong nagagamit, no? If I'm not mistaken, pero napakaganda po. So ito po yung ginamit niya doon sa kanyang bukid na kulang-kulang 2 hektarya. So ayun. So marami po siyang mga equipment dito. So ito naman po ay ikinakabit niya doon sa kanyang traktora. Ito po. Ayan, so may pangkaryada na rin po siya, mga kabukid. Ito. Ito. So pambungkal po ito. No, pagka gusto mong i-stable yung lupa, gusto mong pinuhin, ito ipahihila mo lang po doon sa traktora. And then may mga kambing din po siya na alaga. So talagang wala po siyang sinayang na space ng kanyang bakuran. Okay? At saka doon po ako natutuwa sa composting machine, ano, na ilalagyan po ng ating activator. So ibig sabihin, itong mga nakikita nating mga dayami, no? Pag inilagay mo doon, ayan, a matter of minutes, compost na po siya, no? At nakakatuwa, meron na po siyang biological inputs, which is yung ating nga pong activator. So ayun, mga kabukid, ano? Dito na naman po magtatapos ang segment natin sa araw na ito. So maganda po yung naging plano namin ni Sir Pen, no? Tabias, maipromote itong CHC product dito sa bayan ng General Natividad. At dahil siya po ang chairman pala ng kooperatiba dito, or isang kooperatiba dito sa General Natividad, ay magpatuloy po itong makilala yung ating CHC Agrotech product. So sa ngayon, hanggang dito na lang po muna. Maraming maraming salamat po doon sa mga subscriber ko na patuloy na nagsasubscribe ng aking mga bagong video na ina-upload. At doon sa mga hindi pa subscriber, please subscribe na po kayo, El Kabukid. At sa mga nag-o-order or sa mga gustong umorder ng product, pwede po kayo magpunta sa aming page na CHC Agrotech Organic Japan Technology sa aking Facebook page at sa aming Shopee store na Linyans. At syempre sa number ko na makikita nyo dyan sa inyong screen. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo kung ano man pong inyong pinagkakabalahan. Hanggang sa muli po, God bless.